Sino pala yung na-hospital na anak nyo, Nay? Meron bang na-hospital na anak? Wala po akong na-hospital. Means yun, clear na. Kasi marami kasing kuro-kuro. Marami na tanong yan sa akin sa Facebook. Tinatanong nga po nila ako kung sino anak ko na-hospital. Ang sabi ko, wala po. Mayroon naman pong magsinungaling. Pagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibilang ko ng sarili kong opinion dito sa napanood natin na vlog. Kung saan nga ay itong si Ate Mylin, masasabi talaga natin na ubod ng sinungaling. At tama lang na i-bash ka kasi yun naman talaga ang nararapat sa iyo, di ba? Kasi nga ubod ka ng sinungaling, ginamit mo pa yung kapatid mo na nasa ospital noong tinanong ka kung saan ka pumupunta na 10 araw na wala ka, iniiwan mo yung mga anak mo. Walang makain, sa umaga umalis ka, maaga pa lang, gabi na pag bumalik. Anong sabi mo? Nagbabantay ka sa kapatid mo na may sakit sa ospital. Diba? At doon pa lang, habang sumasagot ka kay Kuya Van at kay Kalinga Prab, halata na ng mga viewers namin na nagsisinungaling ka. Gaya ng sabi ko lagi, yung mga viewers na yan, matatalino yan. May third eye yan, alam nila kung saan ka nagsisinungaling o hindi. Kaya tama lang yung mga sinasabi nila namin na sinungaling ka. Kasi dito malangga sa vlog ni Jilo Mags TV, napatunayan ng nanay ni Ate Mylin na sinungaling siya. At dito rin napatunayan na tama yung sinabi ni Annalyn na bunsong kapatid ni Ate Mylin na matapobre itong si Ate Mylin. Pero bago lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito kay Jilo Mags TV, mag-subscribe na kayo at huwag na huwag kalimutan yung pindutin ang bell notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago niyang upload. Itong si Jilo Mags TV ay isang member ng Koos Family sa pangunguna nga ni Sir RP Max Vlog at ni July Paunil. Kaya naman humingi ng tulong itong nanay ni Ate Mylin na sana makagawan din siya ng bahay kasi nga wala silang bahay. At dito nga ay pinuntahan nila ang lugar kung saan nga andun yung kapatid ni Ate Mylin at yung bunsong anak nila. Doon palang tinanong palang pagdating na pagdating tinanong kung sino siya, umiyak na yung bata. Napakalaki ng dinadala niyang problema sa murang edad niya. Nasaksihan niya na ang hindi dapat. Naranasan niya na kung gaano kahirap mamuhay na walang ama. At dito din natin nalaman, sinabi niya kung anong ugaling meron si Ate Mylin, kung bakit ayaw niyang magtira doon, tumira doon kay Ate Mylin. Nasabi niya dito na matapobre si Ate Mylin. At ni hindi man lang sila dinalaw doon. At yung nakakagulat. Alam natin lahat na sumusubaybay kay Ate Mylin na tambak-tambak yung mga balikbayan box, mga damit, pagkain, pera, napakarami. Umuulan ng blessings kay Ate Mylin pero ni isa hindi niya man lang nabanggit tungkol sa mga kapatid niya. Kung kamusta na, lalong-lalo na sa mga magulang niya. At dito yung nakakagulat. Tinanong ni Jilo Mags TV itong nanay ni Mylin kung nabigyan ba sila ng mga pinapadala kay Ate Mylin. Pero ni isa wala pala. Ate Mylin. Ate Mylin naman, anong klase kang tao? Mas inunang mo pang bigyan yung ibang tao, di ba sabi mo, nagsishare ka, binibigyan mo yung mga kapitbahay mo doon. Yung mga kakilala mo na walang wala, binibigyan mo, nagsishare ka, di ba? Hanghang-hanga pa nga sa'yo, si Kalinga Prab kasi nga hindi ka madamot. Binibigyan mo yung iba.
pero sarili mong pamilya, sarili mong kapatid. Alam mo na naghihirap din sila at mas kailangan nila yun. At yun ang kailangan mo bigyan, pero hindi mo man lang mabigyan kahit isa. Diba, dapat share your blessings kasi binigay lang niyan sa'yo. Siguro dito yung sinasabi niya ron na binibigyan niya. Ayun siguro itong si Honeybean niya. Kasi nga diba, sabi nga nila doon, toyo, gas, pang diaper, panghanda sa birthday ng apo ay siya ang gumagastos. Pero sarili yung kapatid, hindi niya malang mabigyan. Hindi niya man lang mapakain ng kahit kuni. At ito pa, siguro ang rason kung bakit nasabi ni Annalyn na matapobre itong si Ate Mylin. One time daw pumunta itong si Nanay Roberta at si Annalyn sa bahay nila Ate Mylin. Balak nila na doon matulog. Humingi yung si Annalyn kay Ate Mylin ng 50 pesos. Siyempre bata yun eh. Siyempre naglalambing sa kapatid. Ni hindi man lang daw binigyan at parang binaliwala itong si Annalyn ni Ate Mylin. Hindi pinapansin. Kaya yung ginawa ng nanay ni Ate Mylin na si Nanay Roberta, napapaiyak siya habang nagkukwento. Naawa daw siya sa anak niya na bunso na may kapansanan. Ba bunso yung may kapansanan, mas 50 pesos lang Ate Mylin, hindi mo magawang mabigyan. Naglalambing lang nun. Kaya yung ginawa nila, kahit na gusto sana nila doon na matulog sa awa ni Nanay Roberta dito sa kay Annalyn, ay umuwi na lang sila. O diba, Ate Mylin? Kapatid mo yun. Nanay mo yun. Hindi mo man lang magawang mapagbigyan. Hindi mo man lang magawang i-share yung mga blessings na dumating sa'yo. Napakarami, tambak-tambak yung mga damit, mga grocery, nag-uumapaw yung blessings na dumating sa'yo, Ate Mylin. Pero yun ay naging madamot ka. Matapobre ka. Yun nga, kaya yun nga tama siguro mga sinasabi ng mga kapitbahay ni Ate Mylin na madamot itong si Ate Mylin. Pag nasa harap ng kamera, akala mo ay parang hindi makabasag pinggan, pero yung totoo palang ugali ay mayabang at matapobre. Diba sarili mong kapatid? Yun sana yung una mong dapat tulungan, kasi alam mo at nakita namin na sobra-sobra yung mga dumarating sa iyo na blessings. Yung iba nga mga anak mo nga parang ayaw nang pansinin yung mga dumarating na balikbayan box. Kasi sawa na sila, napakaraming damit, pagkain, pero ni isa Ate Mylin. Nakakagulat man. Pero yun talaga yung katotohanan. Parang ayaw natin maniwala, ano? Pero yun ang katotohanan. Kasi andyan na yung nanay niya na nagpapatunay na hindi man lang sila tinulungan. At dito pa, napapaiyak itong si Nanay Roberta habang kinukwento niya na namatayan pala ng anak itong si Ate Mylin. Lahat ng sweldo ng nanay niya binigay doon para lang pantulong doon, panpalibing, kasi wala silang magagawa. Pero sa kabila ng tulong na ibinigay ng nanay ni Ate Mylin, kinalimutan sila at binaliwala. Diba? Porkit may tumulong o gumanda na yung buhay mo, Ate Mylin, hindi mo na kilala yung mga magulang mo, hindi mo na pinapansin yung mga kapatid mo. Diba? Dapat hindi ganun, Ate Mylin. Dapat kung anong meron ka at alam mo naman na yung mga kapatid mo ay naghihirap din. Pero hindi mo man lang sila nagawang tulungan. Naging makasarili ka, Ate Mylin. Naging mayabang ka, gayong sabi ni Ate ni Annalyn, matapobre ka na dahil nga may pera ka na. Hindi mo masisisi si Annalyn na magsabi sa iyo na matapobre ka kasi yun ang ginawa mo. Diba? Hindi ka man lang naawa sa kapatid mo. Sa murang edad niya, nakita niya na binubugbog ng tatay mo itong nanay mo, kaya nagawa niyang hiwalayan na ng nanay mo yung tatay mo. Naglalambing yung kapatid mo kasi may kapangsanan.
Pero anong ginawa mo? Hindi mo pinansin. Binaliwala mo. Kaya yan tumatak sa puso at isip ni Annalyn yung ginawa mo. Kaya tinawag kang mata pobre. Mayaman ka na na mata pobre. Diba? Kaya dapat sabi ko, diba, kung ano man narating mo ngayon, pasalamatan mo, pahalagan mo, share your blessings. Diba? Kasi kung hindi ka marunong magpahalaga niyan, waldas mo lang, mapupunta sa wala yan. Mawawala yan na parang bula. Kaya yan ang nangyari sa iyo. Hindi ka marunong mag-share ng blessings mo sa sarili mong pamilya. Mabuti pa yung ibang tao ay binibigyan mo. Pero sarili mong pamilya, na alam mo naman, naghihikaos din at kailangan na kailangan ng tulong. Hindi mo magawa. At Maylin, naging makasarili ka. Naging mapagmataas ka, mata pobre ka, naging mayabang ka. 'Di ba? Gaya ng sabi mo, 'di ba? Hindi panghabang buhay 'yung tulong na ibinibigay sa iyo. Kaya ayan. Tinaga nga sa bato, Ate Maylin. Ngayong wala ka ng suporta, wala nang maniniwala sa iyo, kahit si Mark nga hindi naniniwala sa iyo minsan, kasi nga napakasinungaling mo, nagawa mo pang idama yung kapatid mo, sabihin mo na nasa hospital 10 araw yung kapatid mo, ikaw nagbabantay. 'Di ba? Kaya sabi ko noon sa vlog ko, 'di ba? Hindi ka pa kapaniwala na napakarami niyo. Tapos sabihin mo na ikaw lang yung nagbabantay. Yun pala, andun ka kasama si Mang Ben mo na nagpapakasarap, samantalang yung mga anak mo ay iniiwan mo na walang makain. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Hindi ka ba naawa o hindi ka ba nakukonsensya sa mga sinasabi mo, Ate Maylin? Kaya ngayon na lumabas yung katotohanan, sigurado ako na bugbog ka na naman sa mga bashers, sa mga bash sa'yo. At hindi mo sila masisisi. At hindi ka magalit na ganyan sa kanila, kasi totoo lang naman yung mga sinasabi nila sa'yo. Diba? Ginamit mo pa, hindi ka man lang naawa. Wala kang konsensya, ginamit mo pa yung anak kapatid mo na may sakit. Tapos, yung pala ay nagpapakasaya ka kasama si Mang Ben. Kitang-kita nga namin, mamaya picture-picture ka pa, magkasama kayo sa jeep, magkahawak kamay. O ngayon, tingnan natin kung hanggang saan nga yung pagmamahal ni Mang Ben sa'yo ngayong wala ka ng pera, wala nang masusustinto sa'yo, wala ka ng sponsors na aasahan mo na magbibigay ng pera. Kasi yun nga, naraman din namin na pera lang ang habol sa'yo ng lalaki na yan, kasi nga naman ay wala rin trabaho. Diba? Tingnan natin kung hanggang saan na ipinagpalit mo sa mga anak mo. Wala namang masama na mag-asawa kang muli, pero yung masama lang ay pinabayaan mo yung mga anak mo. Tambak-tambak yung labahan, tambak-tambak yung hugasan, hindi man lang makakain na sa tamang oras yung mga bata, kasi andun ka nakikisaya, nagpapalamig kasama si Honey Bean mo. Kaya sana lang ay huwag kang magsisiba ng araw, at sana lang ay gampanan mo yung tungkulin mo bilang nanay sa iyong mga anak. At huwag na huwag mo nang gagamitin yung mga kapatid mo sa kasinungalingan mo. At saka maawa ka sa mga kapatid mo, lalong-lalo na itong kapatid mo na si Annalyn na may kapangsanan. Lagi kong sinasabi, kung anong meron ka, matuto tayong magpakumbaba. Magiging humble tayo lagi. Kasi once na maging humble ka lagi, natili yung paa mo sa lupa, more blessings to come. Pero pag ikaw ay magiging madamot, mata pobre, ayan, mayabang, yung mga ganyan, no, mga material na bagay, yung mga pera na, yung mga pagkain na dumating sa'yo, biglang maglaho yan na parang bula. Kaya kita mo naman, Ate Maylin, di ba? Ano na yung nangyari ngayon sa'yo?
Yan ang pagiging mayabang mo. Kasi sarili mong dugo, sarili mong nanay, kapatid mo, ay hindi mo pinapansin. Nagiging mayabang ka na hindi ka marunong mag-share ng blessings mo sa mga kamag-anak mo. Kaya listen, learn. Sana magbago ka na, Ate Maylin. Kasi kahit anong gawin mo, hindi lahat ng tao ay mapiplis mo. At hindi lahat ng tao ay maniniwala pa kung ano yung sasabihin mo. O kahit mag-iyak-iyak ka pa dyan, wala nang maniniwala sa'yo. Kasi andyan na yung malaking katotohanan. Sampal yan sa'yo sa kasinungalingan mo. Kaya yun lang mga langga. More power, more blessings to come, and Jesus love us.